Ang bilis talaga ng karma, mga kababayan, ano? Diba, alam naman natin na si PBBM ang nagsona. Pero bakit itong mga rallyista, mga kababayan? Sa pangunguna ni Renato Babalu Reyes, dahil nagpunta rin si Babalu eh. O, nandyan si Nato, mga kababayan. At ang nakakatawa lang po, mga kababayan, na si PBBM ang nagsona. Pero sinali nila si VP Sara dyan sa sinira nilang FVG. Inapak-apakan po nila, mga kababayan, at dinurog pa kasama si VP Inday. Well, bakit naman kasama si VP Sara? Sino bang namumuno ngayon? Di ba si PBBM lang? Tumalas na nga si Sara, di ba? At dahil dito, mga kababayan, sa pambabalahura nila kay VP Sara, ay nakarma po ang mga rallyista. At isa na nga itong rallyista, mga kababayan, na inapak-apakan ang mukha nitong si VP Sara. Yun tuloy, nakarma. Nadulas po, mga kababayan. At natusok pa sa kahoy ang puwet niya. Ay nako. Napuwetan po ng disoras ang rallyista, mga kababayan. Natusok ng kahoy. Ang puwet. Buti nga. Panoorin po natin ang video, ha. Tingnan niyo po dito. Pinapakapakan ang mukha ni Sara. Yun po. Nadulas, mga kababayan. Napakan ang mukha ni Sara, nadulas. At napuwetan. Ay, nako, ang sakit niya. Sakit. Rasa sakit. Oh, buti nga sa itong lalista, mga kababayan. Oh, tatarma kay Sara. Oh, sinali niyo kasi si Sara ay gumanti. Natira ka tuloy sa likuran. At bago po yan, mga kababayan. Wala na, ano, ginagawang mabuti itong mga rallyista, mga kababayan, pinatumba nila, ha? Tapos pinampas, para na naglalaro, no? Ang purpose ito, mga kababayan, eh, para na naglalaro. Sinutok pa, antayin natin si kuya, ha, yung nakapula. Tingnan nyo yung kahoy, ha, nakaustin nyo yung kahoy. Ayan, yung nakapula, ha. Nakapula. Tingnan nyo. Mataba pa siya, mga kababayan, no? Pinuto lang ulo, hinampas kay Sara. Ayan na. Boom, sabol. Buti nga sa'yo. Ay, lako, tusok, ha? Target, bullseye, mga kababayan, sa butas. Ay, lako. Hindi gahaman sa kapangyarihan si Vice President Sara Duterte. Kaya naman napakataas ng respeto nito sa Vice Presidente. Si Kreslin Catarong magbabalita. Mataas po ang respect ng mga tao, mga kababayan, kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung babastusin siya, kagaya nung rallyista na inapakapakan ang epidyo ni Vice Sara, ay natusok sa puwet ng disorado. Panahon po ngayon para maging matapang dahil napakadilim po ang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang po ako nabudol. Tumakbo pa ako kasama ni Marcos Jr. Budol pa man. Umakyat pa ako sa entablado niya na sumigaw, Marcos Duterte Unitim! Bakit ko ba ho ginawa yun? Ito ang ilan sa mga naging katagan ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Harry Roque sa ginanap na hakbang ng maisubrali sa Vancouver, Canada, itong 21 ng Hulyo. Ipinaliwanag ni Roque kung bakit tumakbo siya noon sa pagkasenador kaysa sa pangangampanya sa ilalim ng Unity. Giit ni Roque, ginawa niya iyon dahil nagdesisyon noon ang kinikilala niyang mentor sa politika na si Sara Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente. Ngunit ani Roque, hanggang sa huling minuto ay hinikayat pa rin niya si VP Sara. Pahinga muna ako, mga kababayan, dahil parang sumakit ang tiyan ko doon sa tusok sa puwit. Tumakbo ang presidente. All surveys says, wala kang kalaban kung ikaw ang tatakbo ng presidente.
Pero ang sabi naman ni Sarah, at ito'y nagpapakita na hindi siya gahaman sa kapangyarihan, Hari, paano naman tayo tatakbo ng presidente? Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Sabi niya, eh, mabuting na lang din mga kababayan na hindi na tumakbo si, ano, si VP Inday dati. Dahil para malaman, oh, para lesson ito sa sambayan ng Pilipino. Dahil hindi po itigil itong mga makamartos mga kababayan na itulak talaga ang kanilang ano, manok na si Da Junior. Ang mangyayari po niyan mga kababayan ay eto si Da Junior pa siguro ang nang, ano, ngayon, manggugulo ngayon at sisiraan si VP Inday. Tinluklok sa pwesto, baka kung Vice President si Da Junior ay ikundita pa si Sarah. Hayaan mo muna magpahinog ako. Siguro naman walang masama kung ako'y magpapahinog bilang Vice Presidente si at magsisilbe bilang isang kalihim. Pero giit ni Roque, kung gahaman lang sa kapangyarihan si Sarah Duterte, handa man ito o hindi, ay tatakbo itong presidente. Actually mga kababayan, hindi kawalan ni Sarah o kung tumakbo man siya presidente o hindi. Wala pong paki sa Sarah mga kababayan. Kung ayaw ninyo, di wag. Dahil para sa kanya hindi yan ano, privilege gaya ng ginagawa ngayon. Feeling hari. Dahil itong mga Duterte mga kababayan ay talagang serbisyo. Subalit hindi nga niya ito ginawa. Kaya naman, napakataas ng respeto ni Roque kay VP Sarah dahil ngayon lang anya siya nakakita ng politiko na humindi sa pagtakbo sa pagka-presidente. Ito'y bagamat lahat ng survey sa panahon na iyon ay nagpapakitang runaway John, winner sana si Inday Sarah para sa pagkapangulo. Hanggang ngayon mga kababayan, number one pa rin. Tala, una rin naniwala si Roque na kapag nabigyan ng pangalawang pagkakataon ng isa pang Marcos na mamuno sa bansa, ay babaguhin niya at iwawasto niya ang papel ng kanilang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. Binudol tayo! Pero ano pong nangyari? Abay, wala pang isang taon, naging malinaw na wala silang agenda na iwasto ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi, ang kanilang agenda, ulitin muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Muli namang binira ni Roque ang mainit na issue noon tungkol sa People's Initiative kung saan may karapatan tayo ha dahil nabudol tayo isa tayo sa naghalal dyan. So that's why I ask na bakit tayo nagre-reklamo. And yung wala karapatan, kahit pa nga mga dilaw ay may karapatan din dahil lahat ng Pilipino ay entitled. Pero paraw ng taong bayan ang ginagamit sa ipinangsusuhol para sa pagpirma sa PI. PI! Linin lang ang taong bayan na kanilang pinipirmahan ng ayudan, yung pala charter change. At anong babaguhin nila? Dahil alam nila na yung susunod na magiging presidente hindi mananalo kay Inday Sarah Duterte. Sino ba yan? Kung hindi si Tambalos Cruz. Matatanda ang isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang mga ulat na may alok na 20 million pesos sa bawat distrito para makapangalap ng sapat na bilang ng mga pirma. Nabanggit ng senadora na batay rin sa mga report ang pera ay mula raw sa tanggapan ng kanyang pinsa na si House Speaker Marquin Romualdez na siyang itinuturong nasa likod umano ng People's Initiative para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kerseling Katarong, SMNI News. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na ang bilis talaga ng karma? Ito si Sarah, nakakakarma. Lalong-lalong naturalista na. Inapakan si Sarah na dulas at natusok sa puwet.